which has imposed on us by the NPS for the longest time, 53 years, baski sa ang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, dalawang army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko pati police, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo? O di patayin ninyo sila? Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have two more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin, putang ina, na wala kayong... You know, you're a bullshit, you're the legal friends. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa laba. Marami kayong pera. Alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put to good use. Kung hindi naman kami, kung hindi ka makabayan, wala naman kami pinapatay. Ikaw, kung wala talang ikabayan, anong gawin natin? Wala naman kayong nabalitaan na kulong. So, we do not do that. But do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag martial law, lahat kayong mga legal friends, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag ninyo akong bulain. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon, ang unang, ang predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom, and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the pagkarapatan noon sa Davao. For the reason na hindi ko nagustuhan yung klaseng pamaraan sa gobyerno. It was a dictatorship and it was not really, hindi naman tayo sinira ang demokrasya. Kaya kung sabihin ninyo na sisirain ko ang demokrasya, hindi. Lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move. At gusto ninyo ipasok muna yung mga demand. Ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel ninyo. Sabi ng military, ayaw nila. Sabi ko, ano, you explain to me bakit. So I gave them about 2 hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Ganito yan, sir.
Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And I'm calling the armed forces to invent something more, to innovate so that the soldiers will not be at the mercy of them. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Magdating yan doon, they will just swoop down isang sampo. Wala talaga laban. Kaya sabi ko, at this time, the armed forces should go into innovation. Sabi ko, huwag ka mag-surrender, ha? Kayong MP, do not ever, ever raise your hands. Kasi ang order ko, kung lumaban ka na. Huwag kang mag-surrender. Nagpunta tayo dyan kasi galit ako. Kasi pinapatay ninyo yung tulong sa tao. Ang tulong sa tao will continue. We will not reduce the volume at this time, but we are running low of funds. Secretary Dominguez might want to tell us what he is doing and planning to do so that we can have the level of the money supply so that we can maintain our assistance to everybody. Sani, tagalogin mo lang. Okay, salamat, Mr. President. Ang katotohanan po, ang budget natin para sa 2020 ay 4.1 trillion pesos. At so far, ang nagastos po natin is already out sa for this COVID is na hindi natin plinano ay 352.7 billion pesos na. At masasabi ko po na so far na-finance natin itong amount na finance natin partly sa tax collection, pero bumababa na ho yung tax collection natin. Ang balanse pininanso natin sa sarili nating savings at humiram pa tayo ng pera sa ano sa mga multilateral agencies kagaya ng ADB at World Bank. So far po sufficient po yung cash natin, pero naiipit na po tayo sa budget allowance natin. So yan po ang problema natin ngayon. May cash tayo, pero wala ho tayong authority ang gumastos ng ganong kalaki. So, we're making sure na lahat ng gastos natin ay number one, for the benefit of yung pinakamahirap sa bayan natin. At rinireserve ho natin yung balanse para sa mga build projects natin para nang pag natapos na itong COVID, may pera tayo pang invest sa build ho. At saka we will create jobs and we will create business opportunities with that. Thank you. Actually, what Sunny is telling us is that there's money for now. Because, alam mo, yung budget nga natin, yung ginawa last year to be implemented now, walang COVID dyan. So, Department of DSWD, Highways, Department of Trade and Industry, and man, health, naka-plancha na yan. So, ngayon, pagdating ng COVID, tanggalan ko yan ng mga proyekto dito sa highways. Yung highway dyan, wala na muna yan. Sabihin ko kay Tugali, huwag na muna yan. Minus yan, minus. Lahat para makapag-ipon
at kinuha na yung budget na yung regular budget sana kung walang COVID going smoothly to be implemented here. But because of the COVID, yung first and second third quarter, alam mo wala yung pera. Sabi ko, hangin lang yan. Yan ang sinasabi ni isa pang itong walang alam na ugok ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion, trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight. That is why para kang buang sa salita ka ng trillion. Kaya ikaw yung putang ina pa, rebuild ka pa dyan. Hindi ka pala marunong eh. Kita mo kung nanalo kayo, ano nangyari sa Pilipinas? Puro porma, puro hambog, puro hamon. At batukan mo raw ako, sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kaya andyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, ka-level mo, driver mo. Ulol. Yan. So, yan ang ating, kinukuha na natin yung mga projects this year. Wala na, kalimutan mo na muna yun. That was prepared. Preparado na yun. Eh, dumating COVID. Wala. Ito. But we are making sure, as Sania said earlier in the previous meeting, that if the funds are not sufficient, they will have to borrow. Then, if the borrowed money is not enough, then we have to sell the assets. Yung cultural center, maraming sinong mayaman dito na pargawain yung mansyon. Iyon na yan. Magsalida ka araw-araw dyan, mag-isa. Lahat ng lupa ay pagbili ko para itulong ko sa tao kasi ho, why am I talking this way? You know why? There is no telling how long, gaano katagal itong COVID sa buhay natin. Kaya lang, at least one of the redeeming factors now, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno yung kamay nila sa trabaho, and they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa'yo, sa oras lalabas ang vaccine, ilif ko kagad. Ilif ko, wala na ang seremonya. Huwag na kayong maghintay basta pagsabi may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial thing. Hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag saligaya ko, another 50 million. So that's a pagkamayor na dyan ha. Kung maligaya akong masyado, hindi 100, puro kayo milyonaro, eh huwag kayong mahiya, tanggapin yan, total. Sabihin, Mayor, minawa namin ito para sa bayan. Sabihin ko ito, isauli ko, ito kay Dominguez, gusto niya, hindi na ito, maibalik. Sige, Mayor. Yung kaya mga bata, I can put the money to good use. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, you know, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe,
alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. That is why I said, I'd like to ask the, do they need to funding to continue working, sir? Itong mga scientists natin working at the vaccine thing, do they need a funding? Yung PCHRD, which is I think attached to the Department of Science and Technology, meron naman po silang pondo para sa pagpapatuloy na pananaliksik o research for vaccine production. But I'm not sure if this particular vaccine that they are developing is specifically for COVID-19. Aalamin ko pa po kung isinama na po nila ito sa kanila pong kasalukuyang research work. Yeah, well, anyway, whatever it is, as long as they are working on to find out, to discover COVID, it does not really matter to me. What matters to me is the dedication and the load of work that they are performing. So, kung kailangan nila ng additional funding, all they have to do, I'm announcing it, is magsabi lang sa sayo, and I'd be glad to kung hindi masyado malaki, I said, ipit tayo sa pera, I will readily give it to them. I'd rather spend all of our money in connection with COVID. Discovery, assistance, that. Kaya dito, nakatutok tayo. Every time that we meet, ladies and gentlemen, hindi tayo lalabas sa COVID. COVID lang tayo. Huwag tayo mag... Nung ngayon, nagsalita ako ng komunista at itong magpuntang ino mga komunista dito. Kasi ang sa COVID nang mangyari, maraming gutom, maraming hindi nakakain, maraming hindi nakakatanim. So walang pera, that is why papasok ang gobyerno, tulungan sila. Kaya naman, pinagbabaril itong mga putang inang NPA na ito, kaya napunta tayo doon. But that is COVID connected. Because nagkasakit o hindi makapahanap buhay because of COVID. You have to connect. Hindi sabihin mo, rumble on. Itong mahilig itong mga gagong sa try to anay to rumble on to some other matters and mumble. Alam mo ganito, itong mga putang inang lolo, di ba matay itong mga putang inang to. Marinig niya. Ito si mumbling. Basta. I am just putting notice to everybody that itong komunista, malaki ang gastos natin. Do you know how much we spend sa isang putok lang? Marinig mo man yan. Isang putok yan, 35 pesos. Tangina ninyo. Yung 35, ilang ilang sundalo, bird yan. Abusaya, pati kayo mga komunista. Ilang 35 pesos yan. Yung bala ninyo, yun yung bala ng mga sundalo na pinatay ninyo. Kaya ginagamit ninyo pera ng tao pagpatay ng sundalo. Kuha ninyo. Yung mga mortar ninyo, those are the armaments and equipments na nakalkal ninyo sa mga patay na sundalo. Yan, yung pinaputok ninyo, pati pinaputok ng sundalo, pera ng tao yan. But you are not the government. Sige. Yan ang history ng COVID. You will always be a part. Someday, if we will write a narrative of the COVID, nandyan talaga kayo sa isang chapter sa putang ina para sa inyo. We see how you
punish the Filipino people for your ideology. Kayo nga po, kikinig. Sumurinder kayo. Kagaya ng ginawa ko sa Mindanao. May bibigyan ko kayo ng bahay, bibigyan ko ng hanap buhay. Huwag kayo, huwag ninyo agawin yung assistant dyan. Kaawa naman yung tao. Pagkain nila yung kunin ninyo, wala na. Para na rin pinatay mo yung mga pamilya dyan sa mga lugar na hindi maabot na sundalo. Ang nakakarating dyan yung mga ano lang, eh walang armas yung mga DSWD. Pero yung mga escort, pinapatay niyo. That's why I'm asking the armed forces now and the police to reconfigure, kasi marami na akong patay, to reconfigure how to go about escorting the health workers. Pakinggan natin si Department of Trade. Yung dahan-dahan na pagpasok ng ibang sektoro. Tagalog na lang po kayo. Okay po. Dito po tungkol sa ECQ. You ease up the quarantine to allow certain sectors. Uh-huh. Ikaw ang nakaalam niyan. You know better than us. Mr. President, ang maganda hong nangyari ngayon, even under the enhanced community quarantine, para po hindi tayo magkaroon ng kakulangan sa pagkain, pinagpatuloy ang pag-supply ng food production, pinagpatuloy ang paggawa ng mga pagkain. Tulad doon ng mga sardines, gatas, instant noodle, yung mga basic manufactured products, para parating marami hong supply sa grocery at supermarket. Dahil po kahit community quarantine, ito po ay mga inalaw na mag-operate. So inalaw po ang food production, inalaw po ang mga essential products tulad ng sabon for hygiene. Sabon, shampoo, pati ho yung essential din po yung mga alcohol para ho sa mga panahon ngayon. Yung iba hong hindi essential products, hindi ho muna natin pina-operate in keeping. Dahil po gusto po natin ang mga taong bayan as much as possible nasa bahay. Kaya po piling-pili lang yung pinayagan natin, yun dun lamang sa makakatulong sa food availability. Hindi tayo magkaka-shortage, kaya pinapaalala natin sa taong bayan na huwag magpapanik dahil kahit po naka-enhanced community quarantine, ay napakadami po nating pagkain yung supply. In fact, ang dahil sa pag-meeting ng ating IATF, eventually, inaalaw po natin kahit lagpas 50% yung skeletal workforce. Hindi na skeletal workforce na 30% lamang ang allowed. Kailangan more than 50%. Ibig sabihin, maraming tao. Para po, ang ating production rate umabot sa 80 to 100%. So, para hindi magkaroon ng shortage. Pangalawa po, yung ating mga finished good inventory, yung mga gawa na na produkto, ay more than 2 weeks, 2 linggo equivalent. Hindi tayo magkukulang. At yung raw material na ipoproduce pa lang para gawing finished goods, mga 45 days, lagpas sa 1 buwan. So, ibig sabihin ho, marami ho tayong pagkain. So, yan po yung mga iba sa mga inaalaw ngayon na dito sa environment ng ECQ, food products, essential products. Allow din po, syempre, yung iba hong operation tulad doon ng mga bangko para ho may mga gusto mag-withdraw sa ATM, may mapa-allow po yun. Siyempre po, agriculture products, dun magsisimula yung pagkain, allow din po yung mga ganitong activity. Ang nakabiti na lang po ay yung sa construction, yun po yung pag-uusapan pa moving forward, pati ho yung sa mga SMEs, yung mga malls. Kasi ho, pag yun ho, maramihan kasi, kaya worried din ngayon po yung grupo natin kung i-open ho ba natin ito dahil contrary to dun sa gusto natin mangyari na panatilihin sa bahay ang mga taong bayan. Pero ito ho ipag-uusapan pa.
Yung mga iba pong mga essential activities, so inaalaw naman po during the enhanced community quarantine. Ang isa pa pong sinisigurado natin ay ang pricing. Wala pong profiteering or wala rin yung nagsasamantala sa hoarding. At dyan po, nagsama-sama po ang DTI, ang PNP, CIDG, NBI, DA at saka DOH. Dyan po marami, over 500 na po ang ating mga nahuhuli na mga profiteers at mga hoarders. Kaya babalaho talaga yan. Ay, isa pa pong magandang nangyayari ngayong ECQ ay yung mga manufacturers natin na re-report po. Yung mga dating hindi gumagawa ng mga face mask or hindi gumagawa dati ng mga personal protective equipment, ngayon ho ay gumagawa na sila. Tulad ho nung mga mask na suot natin ngayon, ay yung iba ho dyan ay ginagawa na ng mga manufacturers natin ngayon.